Grace, gaano kabilis yung paghahanap gamit itong tracker dog sa nawawalang pasahero pagdating nila doon sa crash site? Yes, Ray, magandang tanghali. Ayon sa pamunuan ng Incident Management Team, nasa isang oras ang inaasahang bilis nito na mahanap kung saan ang nawawalang pasahero sa pamamagitan ng dalawang tracker dog. Tumulak na kaninang alas 9:05 ng umaga ang Philippine Air Force Sokol helicopter para magpalipad ng dalawang tracker dog, apat na handler, anim na rescuers at radioman papunta sa crash site para hanapin at iligtas ang nawawalang pasahero. Ang mga K-9 dog tracker team ay mula pa sa Santo Tomas, Batangas. Ito ay para masimulan na ang paghanap sa nawawalang nag-iisang pasahero ng eroplano na pinaniniwala ang nakaligtas mula sa aksidente. Dahil sa naipatayong pansamantalang shelter malapit sa plane wreckage sa barangay Kasala sa bayan ng San Mariano. Napag-alamang tatlong scent tracking dogs mula sa AK9 Man Dog Sniffer Volunteer Organization ang magagamit sa paghanap sa ginang na kinilalang si Erma Escalante, 43 taong gulang na taga Divilacan, Isabela. Ayon sa pamunuan ng Incident Management Team, masukal ang crash site at ito ay isang virgin forest kung saan maituturing itong inhabitable na lugar. Matatarik at madulas ang lugar kung saan bumagsak ang eroplano. Makikita din sa mga larawang ibinahagi ng MDRRMO Palanan ang hirap na dinaanan ng mga rescuers sa bulubunduking bahagi ng Sierra Madre at sa kanilang pagtawid sa mga ilog. Samantala, naipasakamay na sa kanyang pamilya ang mga 11 ng pilotong nasawi sa bagbagsak ng eroplano sa kabundukan ng Sierra Madre sa bahagi ng Isabela. Base sa update ng Incident Management Team sa pamamagitan ng spokesperson na si Joshua Hapinat, bandang alas 3:30 ng hapon nang maibaba ng Philippine Air Force Sokol helicopter ang mga 11 ni Captain Levy Abul II sa TOG-2 Philippine Air Force, Cagayan City, Isabela. Mismong ang may bahay ni Captain Abul ang tumanggap sa mga 11 nito. Yan muna ang update mula dito sa Baguio City. Balik sa'yo, Ray. Maraming salamat, Grace Flores.